Dating senador at DOJ Secretary Franklin Drilon nagkomento sa kaso ni Percy Lapid na diniin si General Bantag ni SOJ Remulla. Sinabi pa ng dating DOJ Secretary Drilon na the metric shows from NBI during press conference is clearly no direct link nor evidence na may kinalaman si General Bantag sa pagkasawi ni Percy Lapid. Salamat sa komento ni Drilon. Malaking bagay ito sa mga sumusuporta kay General Bantag. There is no direct evidence and therefore the evidence is circumstantial. That's one. Number two, the evidence is principally oral testimony. I must confess, I haven't seen the totality of the evidence, but from the newspaper reports, from the assertions of the Department of Justice, of the prosecutors themselves, or the investigators themselves, these are circumstantial evidence. I note the diagram that you said, that is not evidence. That is only trying to inform the public of the persons involved. Now, having said that, case for the prosecution is based on verbal and oral testimony and circumstantial evidence, we should emphasize that the possibility of retraction is always there, because you'll never know what will if these people will retract. Anyone of the witnesses can retract, and that weakens theoretically the prosecution's case. Therefore, the prosecutor should look for corroborative evidence, meaning the evidence that will corroborate the oral testimony. And with this, this will strengthen the case. And should a retraction take place, the same can be discarded by the court because these are the circumstantial evidence is supported by corroborative evidence. Samantala, siniguro naman ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na makikipag-participate at makiki-operate ito dito pa rin sa preliminary investigation sa kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pagkasawi ni Percy Lapid. Ang pagdinig ay itinakda sa November 23, dakong alas 9 ng umaga, at ang susunod naman na pagdinig ay isasagawa naman sa Disyembre 5 base sa naging kumpirmasyon ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Pero ayon kay Bantag, hindi pa naman daw nila natatanggap itong subpoena na nilabas ng DOJ. Ayon kay Bantag, nais daw niyang personal na dumalo sa pagdinig. Pero ikinakonsidera... So, ayan na, naglalabasan na ang mga tao na nakakakita nang medyo may mali nga talaga sa pagkaka-DN dito kay General Bantag sa issue ng pagkapatay dito kay Percy Lapid. Ayan, katulad niya, no, dapat daw merong corroborative na ebidensya na makakapagpatunay dun sa kanilang mga oral na statement patungkol doon sa pagtuturo nila kay General Bantag. Yan na nga yung sinasabi nitong si Secretary, dating Secretary Panelo, na itong kaso ni Bantag ay medyo wala po talagang makakapag-link sa kanya doon sa pagkamatay ni Percy Lapid. Wala talaga, puro bunga nga lang at yung mga salita lang ng mga witness, ha, ng mga sinasabing witness. Paano ngayon kung itong mga witness na ito, i-retract nila yung kanilang mga sinasabi? Iurong nila, bawiin nila ang lahat ng kanilang mga sinabi, ng kanilang mga statement. O di nga. Nga na ngayon. Wala, mawawala na yung magdidiin dyan sa kaya General Gerald Bantag. Sino pa magdidiin dyan? Ang tanging nagdidiin kay General Gerald Bantag ay etong mga sinasabi ng mga witness. Paano kung mag-retract yung mga yan? Paano kung bawiin nila yung mga statement nila? Paano kung sabihin, pinilit lang kami, tinakot lang kami, ha? Ginipit lang kami. Tinakot lang kami para sabihin namin yan laban kaya General Gerald Bantag. Ano na mangyayari? Di mas mawawala na yung kaso. Hihina na ngayon yung kaso laban kaya General Gerald Bantag. Kaya
Doon sila ngayon nagpo-focus doon sa mga hukay, ha, doon sa mga kabayo, manok panabong at doon sa python. Kasi nga doon ay merong mga ebidensya na nakikita ng mata at merong physical evidence. Hindi katulad dito nga kay, sa kaso ni Kaper Silapid na walang link na makapag-uugnay talaga o makakapagpatibay talaga ng partisipasyon ni General Gerald Bantag dito sa kaso ni Kaper Silapid. So, ayan, lesson learned sa mga nagdidiin dyan, ha, dapat yung inyong mga salita ay meron ding kaakibat o kasamang ebidensya. Katulad nun, may nilabas na CCTV na makakapagpatunay daw at ito daw yung makakapagdiin. Kaya, General Gerald Bantag, CCTV lang yan, nakita lang may nakapayong. Oh, nad, meron bang naririnig na salitaan doon o conversation na, oh sige, inuutos ni Gerald Bantag na itumba niyo na si Kaper Silapid. Wala namang ganun, 'di ba? Wala namang ganun doon sa CCTV. So paano madidiin niyan si ano, si Gerald Bantag, 'di ba? Kaya 'yan po, 'yan ang mahirap, dapat inaaral niyo muna. Pinaplano niyo muna kung paano niyo pababagsakin yung tao nang maigi. Hindi yung bara-bara at the end, mapapawalang sala si Gerald Bantag at magiging hero pa ng mga igurot at abangan niyo po sa 2025 sigurado. Merong lalabas na Gerald Bantag dyan sa ating mga balota. Oh, eh, taas na meron pa nagsabi, 2028, BP. Oh, naku po. Eh, di lalo pang napasama. Ah, eh, paano kung gantihan kayo ni, ano, ni DG Bantag? Baka mamaya, eh, kayo naman ang gipitin niya dahil sa ginawa ninyo. Pero ako, naniniwala ako, hindi ganyang tao si Gerald Bantag. At ito ay maprinsipyo at madignidad to. Hindi to katulad ng mga ibang politiko, ibang nasa gobyerno na marumi maglaro. Kaya, abang-abang lang po tayo sa mga susunod na kabanata. Mwa-mwa, chup-chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas! God first!